po, magandang araw po mga ka-vlog. Nandito naman po tayo para magbigay ng konting tips para sa bagong labas na tricks para sa pag-bypass ng iPad Mini 1, iPad 2, iPad Touch 5th Gen at saka iPhone 12S. Naglabas po ng bypass tutorial si AppleTech 752 gamit ang gawa niyang tools na Sliver 5.1 at yung hardware na programmer na to na kung tawagin ay Arduino. Bago ko ginawa guys ang video na to, sinubukan ko muna yung programmer na to at success po yung mga nagawa ko dito. Ang software ang natry ko pa lang, since yun pa lang yung hawak kong unit ay iPad Touch 5th Gen at saka iPad 2. Hindi ko pa natatry yung iPad Mini at saka yung iPhone 4S. Pero the fact na napagana ko siya, na successful ko yung pagbabypass ng iPad 2 at saka iPad Touch 5th Gen. Masasabi ko na tested yung gantong klaseng pagbabypass. Okay guys, ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung ginamit kong Arduino. Maraming klase nito guys. Nung yung pinakita ni AppleTech 752, hindi ganito yung chips niya. Ito kasi, ito yung chips dito. Yung kay AppleTech 752, iba. Iba yung IC niya. Parang ganito lang din. Pero ito mahaba. Mas malaki. Pero kahit alin naman doon, napanood niyo naman yung video ni AppleTech 752. Success yung sa kanya, tapos dito success din. Ibig sabihin, okay lang. Parehas lang din ang function. Magkaiba man ng paggagawa, pero parehas lang din yung laman. Ito po guys, patingnan po na mabuti yung box. Ito po, kasi maraming nagtatanong kung ano daw po ba itsura ng Arduino na ginamit ko dun sa post ko sa Facebook. Hindi ko na lang sinagot kasi gagawa naman ako ng video at dito ko na lang sasagutin. Pero hindi sapat to guys, na ito lang yung gagamitin natin. Ang partner ng Arduino ay yung USB shield. Ito, kung tawagin ay USB host shield. Ito po yun guys. Ganito po yung paglalagay niyan. Dito dapat ito kasi meron siyang 6 na butas dito. Ito naman merong 6 na pins. Kaya dapat pag kanilagay mo sakto diyan sa 6 na 'yan. 6 na pins dun sa 6 na butas. Yan. Tapos yung mga pins naman dito i-align niyo rin. Kabilaan 'yan. Dapat sakto 'yan lahat, maisalpak mo 'yan ng maayos. Ayan. Guys. Ayan. Ako kasi guys, hindi ko na linagyan ng LED or light emitting diode yung umiilaw siya dito banda, yung ilaw na nilagay ni AppleTech. Tinatansya ko na lang kasi pag isasalpak mo dito yung USB cable na nakasaksak sa iPhone o di kaya sa iPad, tapos ito naman yung RJ45 na yung USB naman dito, isasaksak mo sa computer.
pagsaksak mo ng pag na-set up mo na kasi ito, na-set up mo na siya na na-injectan mo na itong Arduino ng command. Kasi yung command galing sa Checkmate, i-store mo dito sa Arduino. Tapos Arduino naman i-inject niya dun sa unit. Kaya pagka na nandito na yung command sa Arduino, pag saksak mo sa computer, dapat nakasaksak na yung unit na naka-DFU. Pag saksak, unang-una isasaksak mo muna yung iPhone o di kaya iPad. Pag saksak mo dito, isaksak mo kaagad, isaksak mo na to dito yung computer, yung kable nito. Kunwari ito yung kable. Kunwari ito nakasaksak na, kunwari itong kable na to nakasaksak sa computer. Tapos pag saksak mo, bumilang ka lang ng mga 20 seconds. Ganun, 20 seconds to 30 seconds. Pwedeng mas matagal pa dun kung pwede mo nga rin iwan na eh. Ngayon, wala kang makikitang kahit ano dun sa device mo na palatandaan na-install na yung command dun sa unit. Kasi naka-DFU yung unit, ibig sabihin, black screen siya. Kaya hindi mo makikita, walang physical sign dun sa unit na-inject na. Kaya dun, kaya ang kagandahan nung may ilaw naman dito, kasi makikita mo dun kung tapos na yung injecting, yung injecting dun sa command. Kasi unang pagsaksak mo, mag 3 blink yung LED. Tapos pagka tapos na niya yung injecting, mag-steady yung ilaw. Ibig sabihin nung tapos na yung pag-i-inject ng Arduino sa command doon sa unit. Kaya pwede mo nang bunutin. Kaya ako naman, ginagawa ko, tinatansya ko lang. Kahit siguro mga 20 seconds to 30 seconds, pwede mo nang bunutin yan. Okay guys. Ito, pinakita ko lang sa inyo kung ano yung klaseng box yung, kung anong klaseng programmer yung nabili ko, na tested. Kung sakali mang bibili kayo, pwede nyo nang itong bilhin. Yung ganito ang kunin nyo. Pero kung meron namang iba na Arduino rin, ganito, same function lang naman sila. Pero kung ako tatanungin, kasi ito tested ko na, dito na lang kayo. Guys, ngayon pupunta tayo sa laptop, dun sa Mac. Ang Mac OS na ginamit ko ay Hackintosh lang. Mojave yung OS version ng Hackintosh ko. Okay guys, punta tayo sa Mac OS. Muna lahat guys yung files. In-upload ko na guys yung files sa MediaFire. Bibigay ko na lang yung link sa description ng video na to. Okay, pakita ko lang kung paano natin i-download. Ito guys, nasa MediaFire na. I-download muna natin yan. Tapos, yun natin. Papakita ko lang kung na-tested po o di kaya gumagana po yung link. Close ko na po ito, mga boss, kasi meron na po ako niya. Okay. Tapos, close na rin. Close ko na rin itong pang. Guys, okay, umpisa natin guys, munang i-install yung Arduino. Pag na-download nyo guys yung unit guys, ay yung files, ito po yung bibigay sa inyo nung files. Pare, tagalin ko to. Ito yung na-download natin. I-extract natin yan guys.
Ito yung sa ibang video kasi doon mismo kay AppleTech 752. Iba-iba yung links, kaya ako pinag-isa ko na lang para isang downloadan na lang para hindi na po nakakalito. Mapapanood nyo po yung pag-setup ng Arduino doon mismo sa may sa kay AppleTech 752, pero English version po. Ito pong sa atin po ay Tagalog version po. Doon sa mga technician na Pinoy, mas okay to bilang isang Pinoy. Ayan po, ito na po yung next track natin. I-open po natin yan. Tatlo po yung laman, Arduino, Checkmate A5 Master, at saka yung command. Okay? Itong Checkmate A5, ilalabas po natin to sa folder. Ilalagay natin sa desktop. Napaka-importante po nito, mga boss. Kasi pag hindi nyo po ito ginawa, hindi po gagana yung Checkmate. Tapos i-rename po natin yan. Tatanggalin po natin yung master. Titira lang natin, Checkmate A5. Okay. Tapos, pwede na tayo magsimula. Ngayon guys, punta tayo sa new finder window. Application, tsaka idadrag natin yung Arduino. Ayan po. Since na meron na po ako dito, i-stop ko na lang po yung dragging. Assuming na kunwari, wala pa ako nun, na-drag ko na, tapos na. Open po tayo ng terminal. Po. Type po natin dyan ang sudo space chmod space dash big letter R space 755 space, at ipipaste po natin dito yung Arduino. Ito po. Hanapin po natin yung Arduino. Right click po natin yan. Show package contents. At itong resources nya. Yan po yung ipipaste natin dito. Tapos, enter po natin. Hihingin yung password ng admin password ninyo mismo. Enter. Yan po. Ali, okay na. Close na po natin to. Then, mag-open po tayo ng open po natin yung Arduino natin. Ito, sa may launchpad po, dyan nyo po makikita yan. Launchpad. Tapos, open po natin. Ayan. Medyo matagal yan sa first attempt na open. O pag-open ninyo. Pakita ko lang. Close, i-quit natin dito. Launchpad, Arduino. Ganyan po yung pag-open niya. First opening po ng Arduino. Sa tuwing i-open po ng pag-open ng Arduino, medyo matagal po. Tayin po natin yung pagbubukas niya. Pag na-open na po yan, pupunta po tayo sa may Arduino menu bar. Pupunta po tayo sa tools, tapos manage library. Papasok po yan sa isa pang may lalabas po dyan na new window. Yan, hintayin po natin yung pag-update ng list. Yan. Pag na-update na po yung list, pwede na po kayo mag-search dito. I-search nyo lang po ang USB host. Tayo po natin lalabas. Ito po. Lumabas na po yung USB host. Ang nakalagay dito sa akin, install, pero grade na siya. Kasi pagka hindi, ibig sabihin niya, naka-installed na ito po. Na-installed na po siya. By Arduino version 1.0 installed. Pag hindi po yung na-installed, ang makikita nyo dito, blue yung color, hindi siya gray.
Tapos pindutin nyo lang po yung install na to. Siguro maghihintay lang kayo ng mga ilang minutes kasi ida-download po yan ng macOS ninyo. Ida-download niya yung USB host tsaka diretso i-install na niya. Pag natapos na yung close na natin niya, or assuming na tapos niyo na yung ginagawa niyo na na-install niyo na, i-close na natin to. Okay, tapos punta ulit kayo sa file. Ay, okay, lapas muna kayo dito sa Arduino. Click niyo desktop. Yan. Tapos punta kayo sa file, new finder window, documents. At ito, makikita niyo dito 'yo. Pag successful yung installing ng USB host, makikita niyo sa kunwari, ganyan lalabas dyan. Documents, tapos Arduino. Pasok kayo dyan sa Arduino. Tapos libraries. Yan, nakikita nyo yung USB host. Okay, guys. Okay. Pag okay na yan, guys, i-close na natin tong ito. Pag okay na yung nagawa ninyo, open natin yung command. Yan, open natin yung command. Close natin yan. Tapos mag-open tayo ng terminal. Yan. Diyan sa terminal, guys, magta-type tayo ng cd space. Tapos, punta tayo sa Arduino. Ito, guys. Ida-drag natin to dito. Sa terminal. Itong libraries. Ganyan na mayayari sa kanya, guys. Okay. Punta, pasok kayo sa Arduino. Sa documents yan. Tapos, yung libraries, i-drag nyo dito sa terminal. Tapos, enter. Guys, okay na. Pag okay na, i-close na natin to. Tapos dito tayo sa command. Open natin to, guys. Ay copy natin tong git clone http github USB shield. Ida-download niya, guys, itong USB shield. USB host shield. Paste nyo dito. Ida-download niya yan, guys. Since na yun sa akin, guys, already exist na. Kasi na-call ko na ito. Papakita ko lang yung procedure. Ito, already exist na. Pagka hindi ko pa na-install yung USB host shield, ida-download niya, tapos i-install niya. Siguro, medyo matagal to, guys, kasi siguro yung sa akin, umabot ng 30 minutes. Pero depende kasi, mabagal kasi yung internet ko that time. So, I mean, sobrang bagal talaga. Siguro kung mabilis, normal yung bilis ng internet, yung hindi abot ng 30 minutes yan. Siguro mga 10 to 15, o di kaya 5 to 15 minutes, tapos kagad yung installing. Okay? Pag tapos nyo na, pag kunwari natapos na yung installing, copy natin yung second command. Yung, ito kasing first command, ito na yung tinype natin na CD, tapos yung libraries na dinrag lang natin. Kaya hindi na natin to pinakialaman. Nagsimula na tayo dito mag-copy sa second command. Tapos ngayon, third command na tayo. Yan. Pagkatapos niyan, guys, eto na naman ulit. Diyan, guys, na mag- guys. Tapos, pag natapos yung fourth command, dito lang tayo sa fifth command. Ito lang, guys, yung kakapi na ikakapi natin. Git apply. Huwag nyo nang ikapi lahat. Yan. Huwag nyo ikakapi lahat. Git apply. Tapos, space. Tapos, punta kayo. I-close na natin itong command. Punta tayo dito sa checkmate A5. Then, USB host library. Okay, so i-drag nyo yan sa may terminal. Ganyan.
Tapos, enter. Ang nakalagay kasi dito sa akin, guys, error patch failed. Yan, error patch failed. Pero pagka hindi nyo pa na-install dyan, success yan siya, guys. Okay? Ibig sabihin yan, guys, na-install na natin yung, na-setup na natin yung, ito na, tapos na yung pag-setup natin. Close na natin lahat yan. Yan. Pag, tapos na natin pag-setup ng Arduino. Ngayon, papasok na tayo dun sa dun sa pinaka unit. Pero bago yun, guys, titingnan muna natin kung isasaksak ninyo yung Arduino sa laptop. So, titingnan natin dito, guys, sa i-click natin yung Arduino file. Titingnan natin dito sa tools. Tapos sa port. Ito sa port. Dapat kaysa makita nyo dito yung Arduino Uno. Yung dev CU USB modem Arduino Uno. Naka-check. Ibig sabihin yan, naka-install yung driver ng box. Titingnan din natin dito sa board Arduino Uno na naka-check din yung Arduino Uno. Okay. Double check natin. Check. Check. Guys, punta tayo sa file, sa open, tapos open natin CheckMate A5. Yan. Ito, guys, ito na yung pan na, ito na yung, dito na tayo, dito na yung magsisend na siya ng, kukunin na natin to, guys, ito. Tapos yung, papakita ko sa inyo, guys, kung paano tayo ng tablet. So, i-DDF yung mode lang natin yung ito, guys, yung kan ko, iPad Touch 5th Gen. Ang CIP, ang CPID ng fifth gen ay A5-8942. Ibig sabihin, hindi na natin babaguhin yan. Yan pa rin yung gagamitin natin. Kung iPad 2 yan, guys, papalitan lang natin yan ng 0. Pero since na iPad 5th gen, tama rin yung setting. Yan din. Ngayon, guys, may arrow dito na ang tinignan mo, upload yung nakalagay. Kaya tatawagin na lang natin siyang upload arrow. Iki-click po natin to. Tapos masdan nyo po yung sa may bandang baba yung compiling sketch. Dapat po mag-success po yung done uploading po yung makikita nyo dyan. Dapat done uploading po yan. Loading. Ayan, done uploading. Maraming dito ako na-stuck nung unang pag-explore ko ng box na to. Kasi maraming error na lumabas. Pero huwag muna tayo mag-focus doon. Papakita ko lang muna itong unit. Pero mamaya ipapaliwanag ko yung ano yung error na lumalabas dyan at paano ko nalusutan. Pagka done uploading na, bunutin nyo na yung Arduino sa laptop. Tapos salpak ninyo yung unit ninyo sa laptop. Then, i-DFU mode na, manual DFU mode natin, guys. Tapos, itawa natin yung power button. Steady lang natin, guys. Malalaman natin na DFU mode na yan kasi magpa-pop up dun sa may iTunes. Ayun. Kung napansin nyo, guys, nag-pop up to. Ibig sabihin, DFU mode na yan. Bubunutin natin siya, guys. Yan. Tapos, guys, isasaksak natin yung
unit sa USB shield sa Arduino, tapos yung Arduino isasaksak natin ng sa laptop. Guys, diba? Yeah. Tapos magbibilang lang tayo guys ng mga 17 seconds. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ayun, okay na guys. Kasi yung sa akin guys, walang ilaw, walang LED. Kaya magbibilang lang tayo ng ganun. Bunutin natin sa Arduino. Tapos bunutin natin yung Arduino. Ngayon guys, yung sliver, papasok tayo sa sliver tools ni Apple 752 sliver tool, ito. Yung 5.1 guys, yung i-download ninyo. Hindi ko na sinali yung tutorial lang kasi siguro marami naman sa atin, halos lahat naman ng nagba-bypass ng Apple ID ngayon ng iPhone, iPad. Alam kung paano gamitin itong sliver. Tapos punta po tayo sa A5. Piliin natin kung ano yung unit na supported. Itong supported niya guys, 4S, 5th Gen, Mini 1, iPad 2, iPad 3. Since na iPad Touch, 5th Gen yung sa atin, dyan tayo papasok. Okay. Tapos isasaksak natin guys yung unit sa may laptop. Pag nasaksak natin guys, click natin yung load RAM disk. Ito standard RD, ibig sabihin standard RAM disk. I-load natin yan guys. Ang nakalagay dito, if there is no image showing on the screen, reboot your device and go back into it. Okay, subukan natin. Okay guys, sa first attempt natin, hindi kumagat. Kaya ulitin natin guys. Okay, naka-DFU muna, DFU natin yung unit. Okay, wala tayong gagalawin dyan iba. Defue nyo ulit yung unit. So pag defue na, kakabit natin ulit dito sa Arduino. Tapos yung Arduino naman, kakabit natin ulit sa laptop. Yan. Pag nakabit natin, bilang lang kayo ng 20 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kasi dun kasi sa kay Apple Tech 752, meron siyang light na nakikita niya kung pumasok na yung command or hindi pa. Pero dito sa atin, tansya-tansya lang. Kung meron naman kayong ilaw nun guys, pwede nyo ilagay. Ngayon bubunutin na natin. Tatanggalin natin yung unit sa USB shield. Tapos papasok, sasaksak natin yung unit sa laptop. Then may kita yung nag-pop up yung iTunes, ibig sabihin naka-DFU yan. Tapos load natin yung RAM disk. Kadalasan sa mga first attempt medyo hindi kumakagat, pero sa second, third and so on and so forth, gagana na yan. Kita nyo guys. Ayun. Nasa phone DFU na tayo guys. Okay guys. Papakita ko sa inyo kasi bypass na rin kasi ito guys eh. Na-bypass ko na. Pero ito yung procedure. Pag nandito na kayo guys. Kunwari ito na. Kasi pag nandyan na kayo. Kuan na yan. Consider it done na. Kasi ang i-delete lang naman natin dyan yung setup. Una-una nyo pipindutin yung relay device info. Ganyan. Tapos garet.
tapos yung delete setup. Ganun lang guys. Pagka delete setup nyo dyan guys, ito magre-reboot. Kasi ito wala nang madi-delete to eh. Kahit i-delete ko, wala nang madi-delete. Your device should be rebooting. Dapat yung device niyo mag-reboot. Yung sa akin kasi hindi na magre-reboot yan. Kasi wala na siyang i-delete, na-delete na eh. Ayun guys, okay na yun. Kasi once na nakapasok na kayo dito, tapos na rin yan. Ang tipin dito nyo lang, relay device info, tsaka yung pag-delete setup. Parehas lang guys ng procedure yung iPad 2, iPad 3, iPad mini 1, 4S. Parehas lang ng procedure. Dito lang siya nagkaiba-iba. Dito sa iPhone 4S, ganito, ito. Kung hindi mo mapakagat guys sa, kunwari, itong iPad Touch 5 Gen, hindi ko napakagat, pwede nyo subukan yung alternate RAM disk. Yan, pwede nyo yung subukan. Itong IBSS only, i-check nyo lang yan kung pumasok ba sa phone, PWND yung unit. Pero every time guys na magpapalit kayo dito, kailangan ninyong bumalik ulit sa Arduino. DDFU mode yung unit, tapos saksak mo sa dito, tapos sa laptop. Every time na magpapalit ka kung ano yung gusto mo dito. Para kumagat. Pag nakapasok ka naman dito, consider it done. Ito na yun. I-delete setup mo lang yung unit. Okay guys, hanggang dito na lang yung tutorial. Hindi nyo man makita na yung pag-reboot ng unit sa hanggang sa menu. Kasi pag nag-reboot yung unit guys, wala ka nang hindi na yun magsisetup. Diretso na yun sa menu. Guys, ito kasing unit kong dinemo ko ay na-bypass na. Papakita ko lang na bypass na talaga to. At huwag nyong kalilimutan guys mag-like and subscribe sa aking YouTube channel. Sa baba ng video na to, sa may bandang kanan, meron po dyan icon na Yuritech. Pa-click na lang po at automatic po na subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Ito po, bypass na po yan. Kung nagtatanong kayo kung makaka-download, nakaka-download po. Ito po. Po. Meron din pong nilabas na trick si Apple Tech 752 kung paano mag-download dito. Sasabihin ko na lang dito para bonus na rin. Bago kayo mag-login dito sa na-bypass ninyo, kuha muna kayo ng ibang unit, tapos ilagin niyo doon yung Apple ID ninyo, tapos mag-download kayo doon. Try niyo mag-download doon. Pag naka-download kayo ng isa, saka niyo ilagin dito sa unit na to. Sa na-bypass yung unit, pag na-sign niyo na, pwede na kayo mag-download. Tsaka guys, another tips. Wala masyadong, di ko masyadong nakikita na may naglalabas nito. Ang technique sa mga, di ba ito? Kasi ang mababa yung version niya. Mababa yung version. Ang version na is iOS 9. Kadalasan, marami talagang case. Hindi siya nakaka-download ng mga YouTube, Facebook Messenger, kasi mababa daw yung version. Pero may tricks doon. Ang tricks yung guys, ang gamitin niyo yung Apple ID ay yung lumang Apple ID. Huwag kayong gagamit ng Apple ID na bagong gawa lang. Dapat yung gagamitin ninyong Apple ID ay yung dating-dati na, siguro mga 2015 pag ginawa yung Apple ID. Swak yun guys. Maniwala kayo sa akin, makaka-download kayo ng Facebook.
maraming nagpapagawa sa akin ng gano'n. Yun lang ang ginagawa ko. Ginagawa ko, may Apple ID kasi akong panglahatan na, kahit sino nang gumagamit. Dating-dati ko na yun ang Apple ID. Pag may dumarating na customer na yung mga unit nila, iPad mini, lalo na iPhone 4, iOS 7 lang. Pag yun ang ginagamit kong Apple ID, napapabilib sila, kala nilang galing-galing natin. Okay guys, hanggang doon na lang guys. Hanggang dito na lang pala. Huwag niyo pong kakalimutan like and subscribe po sa aking YouTube channel. Sana po meron kayong nakuha dito sa bagong vlog natin. Keep safe po, stay healthy, and mabuhay po tayong lahat. Thank you very much po. Maraming po salamat.